Hi guys, magandang gabi muli sa inyo. Pasensya na po, ngayon lang ulit tayo nakapag-video dahil matumal talaga ang guha. Tapos nasa bahay lang po ako. Ngayon, ito po yung gagawin natin. Sharp na LE175 po. So, ang sira nyo po ay standby lang. Tapos, pag inon nyo, magbiblink na ng pula pero hindi siya nang babaklat. So, ayan po, tingnan nyo po. Uy! Babasag pa. Nasaan ba yung pindutan? Ayan. So, tingnan nyo po yung indicator light. Na green. Balik lang po yun sa pula. Hindi siya nagbabaklay ito. Wala siyang baklay. Balik lang po siya sa pula. Tapos, biblik na siya ng pula. Yung pagkaganyan, kung hindi backlight, mainboard po ang sira niya. Ngayon, so buksan na po natin. So, may papwesto ang ating natin. So, ito po yung ano niya. Nasa na natin testing. Ito po gamitin natin tester yung nailaw yung nailaw yung camera para kita nyo po. Hindi masyado kita, wala nang ilaw, no? Tapos sumutumawa na ngayon, nahuni siya, oh. Yun na green. Matesting na natin yung backlight. Wala siyang supply. Ay, nagpulo na pala. Nag-blink na naman. Balik natin sa dati. Tingnan muna kaya natin itong 12 volts. Itong 12 volts. Tingnan natin guys yung 12 volts kung sumalba yung 12 volts niya. Baka mamaya nabagsak na yung 12 volts eh. Ano ba 12 volts na yun? Dito yata. Lumutok na kasi ng 12 volts niya eh. Hmm. 12 volts. Try natin dito. 12 volts na. Standby siya, diba guys? 12 volts. Try natin siyang i-on. Hindi naman siya nabagsak. Hindi nabagsak. Hold in. Ilong backlight. Hindi na ilong backlight. So, hindi yun na ilong backlight niya. Ngayon, bakit siya nag-i-error? Diba? Alamin natin niya kung bakit siya nag-i-error. Discharge na natin. Lakas. Tingnan natin siya sa inverter guys kung siya ay may short. So nakabuzzer po tayo, buzzer. Buzzer na hanapin natin kung may short. Hello? Short yung dahil guys. May charge lang. Tagal na natin, matagal. Wala, hindi talaga nag-ano. Lagay ko short po yan. So, subukan po natin siyang tanggalin. Kanina pa ako nakababad, hindi nawawala yung buzzer. Kasi yung iba po, kaya po nabuzzer na matagal, nakaparallel sa capacitor, eh nag-charge po yun. Tapos matagal bago mag-discharge. Eh ito, ang tagal o. Wala naman pati siyang sinasapi ang ibang ano, capacitor. Wala naman siyang ano ba,
wala po siyang kinakabit ang ibang kapasitor o wala siyang pinaparel ng ibang kapasitor. May kinonvert po kung ganito sira na yung power supply na bagsak. Kinonvert ko lang po siya ng 12 volts. Hinanap ko kung nasan yung 12 volts niya. Nabagsak yung 12 volts niya. Ah, tigas ah. Huwag na nga natin tanggalin. Ito na lang tanggalin natin. Yahan natin yung dahil. Sana yun lang po ang sira guys. Kasi kung yun lang ang sira, hindi na tayo magbabaklas ng backlight. Dito ako na nagtap eh. Hinanap ko lang ito. Kasi nundang ko konsyensya papunta kasi kalimitan ng mga kinoconvert natin guys, mayroon po mga data. Yan naman pa wala. Kaya hanapin nyo kung nasan yung 12 volts nya. Bali nakita ko naman yung 12 volts nya kasi dito ko siya sunundan sa likod. Ang alam ko doon ko na rin yata sa likod kinabit yun eh. Kita nyo mo guys, nagre-reflect yung liwanag, no? Pero kita naman siya. Ang palang natin siya. Mas madali. Ano, mainit. Mainit na nga. Kailangan natin ng pang-sungkit. Tinggan ulit natin, na-disolder natin yung tingga. Angkat na natin guys. Tingnan natin kung mag-buzzer pa rin siya. Yan, angkat na po siya. Tingnan natin kung mag-buzzer pa rin siya. Doon tayo mag ano, sa baba. Yun o, hindi nag-buzzer. Ito nga yung buzzer natin. Talagang short po guys. Short yung diode. Hindi nagbabacklight as nagpaprotect. Ngayon, tanggalin na po natin yan. Tapos tanggalin ito. Tigas na. Natin tanggalin sa ang tigas naman yan. Sumbitin pa yata natin. Ito na natin siya tanggalin. Ito mainit pa yata. Mabilis. Hindi kayo mapasok. Ito nalaglag na. Rinig nyo guys. Ano ko nalaglag na? Ay, sumayad lang pala. Ang init. Yung mainit-init pa ho. Yan o. Ang code nyo po ay SR560. Pwede kayo magkabit na mas mataas kung wala kang makita. Pwede kayo magkabit ng parehas. Bish naman, gawa ng electric pa nakatutok sa akin. Bish naman ito yung yung pala hinugot niya ako na natin ito yung tingga niya nasa ilalim. So ano po tayo nito? SR yun na SR560. So hanap muna po ako. So guys, meron akong nakuha na SF
56 tapos wala ng number. So halos parehas din naman yan. Yan ang kasing laki. Pero pwede kayong pumuha na mas mataas ang value. So ikabit natin. Sana yun lang ang sira nyo. Nugot natin yung kanina. Ang sikip. Nakitigla pa yata ito na tinukuha ko. Aray. Oh. Ano ko nasira yung PCB eh. Ano natin. Guys, yung mga ginagawa ko minsan random talaga. Bali, kung ano meron, yun na po yung binibidyo ko kasi bihira ako magamit yung cellphone ko kasi ginagawa ng mga cheeky things. Subukan po natin kung siya ay kagano na. Yun natin isang tornilyo. Indicator light guys. Ano natin kung siya mag-o na. Tapos hindi siya nag-backlight no. Yun hindi siya nag-backlight. Yun nag-blink na naman. Nag-blink siya guys. So, kumagabin pa natin yung iba pang problema niya. Tingnan natin kung naglalabas na siya ng output. Pero tetsa ko muna kung may iba pang short kasi nasira ito eh. Tapos sira pala ito no. Hindi naman siya siya. Kasi naman may iba pa siya ang short. Protect talaga siya. Ipoprotect talaga siya guys. Nabagsak yung 12 volts niya. Hanapin natin yung problema nga. Just switch muna natin siya.
So, pupos ko muna ulit. So, guys, balik tayo. So, naikabit ko na po yung diode. Ngayon, tinanggal ko po lang po yung protect niya or yung error code or yung error code. Or yung nareset ko po yung mainboard niya. Ngayon, na ano na po siya na gana kasi umiguit siya pati may itim siya. Siguro na pupunasan to ng basayan, oh guys. Guys, paalala ko lang po sa inyo, huwag nyo pong pupunasan ng basa yung LCD screen nyo. Kasi ganyan po mangyayari, ayan. Nakita nyo mga itim na yan, dead pixel po yan, lalaki po ng lalaki yan. Minsan naman po, ang cost niya, naiihian ng pusa. Hindi nyo man nakikita, pero yung pusa naiihi sa ganyan, sa screen. So ngayon, hindi ko po napakita kung paano siya i-service mode kasi nalobat po yung cellphone ko. Eh wala po akong magamit na pang video. Ngayon, uulitin natin po. Papasok natin sa service mode. Bale, actually, ang ginawa ko po kanina, inangat ko muna po ito, itong primary. Tapos inuplayan ko siya ng 12 volts para maboost siya. Kasi kanina parang pag pinipindot ko kasi nababa eh. Pero baka din dun sa service mode yun. Mas madali kasi ako nakapag-service mode nung sinuplayan ko siya ng 12 volts lang dito sa mainboard. Then, doon ko sa ilalim nilagay yung 12 volts para mag-boost po itong dito sa inverter na to. So, gumana siya. Tapos saka ko siya na i-service mode. Kaso nga lang po, loba tong cellphone. So, bali, ang ginamit ko po kanina na 12 volts ay ayan. May 6 ampere po yan na 12 volts na power supply. So, ulitin po natin yung service mode niya para makita nyo lang kung paano yung ginagawa para maipasok sa service mode na ganito yung board. Yung may joystick siya, pati button lang. So, sasabihin nyo po siya ipe-press. Press nyo po yung power on, pati itong joystick. So, guys, bali, sasabihin ko na lang kung paano yung gagawin. Kasi, isasaksa ko yun eh. Ano ba para mas kita nyo? Para mahulog mo yung cellphone o madali. Sa babad po ito, pati yung joystick, press nyo po pareho. Tapos, saksak. Tapos, bibling po yan. Tapos, nag-bling. Ay, nag-green agad. Mali. Pag po ganyan na green, mali yun. Kasi na service mode ko na po ito eh. Ulit tayo. Tapos, good. Tapos pag medyo naalog yung analog niyan, uulit yan eh. Yun, we blink. Up, down, up. Tapos press yun ng mababad. Ayun oh, we blink yan. Tapos pagka po tumigil na po yung blinking niya, pwede nyo na po siyang bitawan. Makapasok na po tayo dyan sa service mode. Ayun, kita nyo na po yung service mode. Teka lang po, ayusin natin. Yan. Babaliktarin ko lang po yung TV. Para hindi kayo malito. Para makita nyo po. So, wala natin yung meron na. Yan. Ngayon nakita nyo po yun. Number 9 po lagi yun, number 9. Number 9 po yung error na yun. Yun, lamp error cause. Ayan. Pero sanayin nyo po siya makikita. Mas na yung remote. Ang pipindutin nyo po ay itong down or yung up para makita nyo po ito yan. Ayan po yung pages nung laman nung sa service mode. So, up po natin, up. Ayan po yung 10. Tapos pupunta kayo sa 9 yan. Lalabas po yan dito, error. LE error reset tapos LE stop. Ang meron po yung kanina dito 5. So kapag po may 5 dyan, ang down nyo po pang control ito po. Pagka yung, di ba po, pagka lilipat kayo ng page, pag lilipat po kayo ng page, ito ang down up na ito ang pipindutin nyo. Pero pagka po pipilit kayo dyan ng dyan sa mga selection na yan, ito po ang gagamitin nyo, itong volume channel up pati channel down. So bababa po natin. Ayan, no? Kita nyo. Tapos, for example, naandyan po yung 5.
pipindutin nyo lang po yung enter. 5. Pagkapindot nyo po ng enter, papatayin nyo o kaya diretsong bunsaksak. Pero ito, pwede nyo namang patayin siya. Tapos, bunutin nyo saksak. Magbilang lang kayong mga 5 seconds. O kaya, pindutin nyo muna yung power. Kasi kapag binunod siya ng pinatay siya, may standby siya. Pindutin niya, pipindutin natin ng bahagya. Yung power niya. Mawawala po kasi yan. Yung pag, ano, naka-standby kasi yan. May karga yung, may karga pong ano yan. May kargang voltahe yan. Wala, yun, nawala na po. Kasi may kargang voltahe. Ngayon, sasaksak po uli natin. Pasensya na guys, hindi ko na i-video kanina kasi lobat po yung cellphone ko. Tapos, yun. Ayan. Mawala na po yung error niyan. Kasi nag-error siya, gawa ng may short po siya na diode. Minsan naman po kaya nag-error, gawa ng, nag-error din yung backlight. Ito naman, nasira na po yung diode niya kaya nag-error yung backlight. Kasi pantay naman po yung liwanag ng backlight niya eh, kaya wala pa siyang problema. So yung diode lang naman po binalta natin. Yan guys, nakita niyo yung mga bilog na yan. Cause po yan na nababasa. Nabasa po yan sigurado ako. Pinupunasan po yan ng basa. Kaya nagkaganyan. Pero ito, sakit na talaga naman yung ng screen yan. Ito talaga, ano to, sa kumbaga sa inyo manggagaling yung problema kaya sa pusa. So, yan na po yung ginagawa natin na sharp na LED na 24. So, ulitin lang po natin. Sorry ka po tayo. Patayin ko muna. Baka tayo makuryente. Yan, may charge pa yan guys. Tanyo guys, may charge pa po yan. Yun. Yun yung masarap eh pagka nakuryente ka. So, ngayon, balik po tayo. Bali, ang problema po nung TV natin or yung chart na ginagawa natin ay kapag kainan mo siya, babalik siya ng standby red light o kaya minsan nagbiblink. Ito, nagbiblink siya ng red light eh. Pag inon mo ulit, magbiblink ulit. Then, yung tinry ko siyang i-service mode nung hindi ko pa hinahang to eh kasi naglolo ko nga to gawa nung akala ko nga kanina ang nage-error yung ano po itong ano bang tawag dito? Ito pong driver. So, ihinanap ko na po yung protect ng drive ng inverter niya. Pero hindi umibride. Ibig sabihin na nang may problema yung memory nito o yung system. Ibig sabihin na-detect niya na yung ano yung protect para sa LED. Ngayon kasi kahit palitan nyo to, kahit ihang yung drive ng inverter o inverter driver niya o yung IC, mag-error pa rin siya kasi na-detect na ng ano eh, ng system eh. Na-detect na po itong main IC. Ngayon, ang ginawa ko, sinuplayan ko siya ng 12 volts para dito ko na siya i-dinamper. Kasi ayaw niya mag-on kanina eh. Hindi ko alam kung bakit eh. Pero okay na naman yung tong ano, tong power supply. Bari, ni-resolder ko lang yung primary section niya. Kaya siguro ko nakapos kanina, may maluwag siguro na hina. Kaya ayaw niya mag-on kahit na i-service mode ko. Ngayon, para sa akin kasi, mas madali yung 12 volts ang gagamitin ko. Nakakabit dito para siya yung mag-on. So, yun ang ginamit ko. Tapos, sinaservice mode ko kanina po. Kaso nga po, hindi ko po na i-video kasi lobat yung cellphone ko. Ngayon, ituturo ko na lang po sa inyo kung saan ko i-jinamper yung 12 volts. Kung sakaling sira yung power supply. Kasi sirain ang power supply po niyan, guys. Yung drive niya sirain. Kasi may ginawa ko nito, putok na to, putok. Ito, pero hindi putok yung drive na yun. Ayun, drive. Yan yung drive na yan. Kita niyo yung drive na yan. Yan, hindi po putok siya. Pero, ito sipak na, short na. Tapos may short din dito. Ngayon, eh wala naman po tayo makukunan ng ganyan eh. Kaya kinonvert ko siya ng 12 volts. Ngayon po, papakita ko po sa inyo kung saan ginajumper o saan nyo susupplyan para makonvertan nyo siya ng 12 volts. Nang hindi nyo na kailangan mag-convert ng inverter para sa backlight. Ito lang po. Guys. So, dito lang guys yun. Papakita ko sa inyo. Dito lang guys. Nakita nyo po yan diode na yan. Yan diode na yan. Ito po itong diode na to. Lagyan nyo lang po dito. Dito nyo lalagay yung positive supply or yung 12 volts. Yan, sa maliit na yan. Yan, lapit nyo natin. Zoom natin.
Para kitang-kita niya. Ayan. Ito po, ito. Yung test drum gamitin natin. Para kitang-kita niya. Ito, guys. Kasi na. Ayan, ito. Supplyan nyo lang po dito. Dito po yung positive na supply ng 12 volts nyo. Then, kahit saan na po kayo kumuha ng ground dyan, basta may makuha kayong ground, ihinang nyo na lang kung saan nyo gusto. Ako, dito kanina. Dito ko po hininang kanina sa ground dun po. Hindi ako hininang. So, doon nyo po yung susupplyan siya ng 12 volts. Kapag ka po sira yung primary nyo, okay na po yan, gagana na po yan. Basta ang gagamitin nyo po ay, ang gagamitin nyo po na power supply ay mga 5 amperes pataas para po kaya po niyang pailawin yung backlight. Katulad po nung ginawa natin sa 32. Yun nga po, 32. Ilang inches po yun? 32 inches. Tapos ginamit lang natin ay 5 ampere. Pero kaya niyang pailawin yung backlight. So, ganun po yung ginawa natin. Ngayon, kalimitan naman po pala pag may problema yung sharp na yan. Pag sa backlight. Minsan nga po, inire-reset lang yung sa backlight eh. Pero asahan nyo na guys, kapag ka once na nag-error po yung backlight po ng sharp, once na nag-error yung backlight ng sharp na yan, kahit anong sharp, pag nag-error, may problema po siya na detect sa backlight. Meron po kasi tayong tinatawag na tinetest mo ng tester or ng pantesting ng backlight, yung backlight niya na ilaw naman. Pero may oras po siguro na nahina yun pag nainit. Yun po yung hindi nyo matetest. Ngayon, basta pagka gumawa kayo, sabihin nyo na lang sa may-ari na kaya nagka-problema po yan, gawa na nade-detect na yung backlight. Ngayon, para makatipid yung magpapagawa, isa service mode nyo muna po. Ipapasok nyo yung service mode na yun. So, service mode nyo, tatanggalin yung error. Tapos, mura lang ang singil doon pagka ganun po. Ngayon po, sabihin nyo lang sa ano, sa nagpapagawa, pwede naman po natin yan, ano na, diretso na po, palit na ng backlight, tapos sa service mode din po kasi baka magka-problema. Yun naman po yung isa service mode lang para lang po yung sa ano, yun syempre hindi naman lahat po ng papagawa, maraming papagawa eh. Yung iba po wala sila masyadong pampagawa kaya parang kulong na natin sa kanila yung isa service mode. Ito naman po, sira naman po yung diode. Ngayon, meron siyang error na 5 na error. Ibig sabihin 5 beses na siya nag-error noon. Ilang beses tinry. Pero hindi siya nagbukas. Tapos, halos pantay naman yung backlight niya. Ngayon, kung siya ay mapundihan or mag-ganon uli ng problema, papalta na po talaga natin siya ng backlight. Lahat na po papalta natin. Hindi po pwedeng yung pundi lang yung tataniman nyo. Actually, pwede naman po yung tanim. Pwede yung tanim, kaya lang ako hindi ko halos po ginagawa yung tanim. Ginagawa ko lang po yung pagka sa tropa ko, kunya libre naman. Sabi ko, pare, gagawin na lang natin yung backlight mo. Kaya lang, pwedeng mapundi, anumang oras, anumang araw, pwedeng mapundi ng lahat yung mapundi ulit. Kasi yung iba naman ang mapupundi dyan. Para makapag-ipon lang sila ng pambili ng backlight. Ngayon, pag nakabili ng backlight, yun, saka natin may kakabit or may pambili ng backlight. Saka natin siya papalitan ng bago. So ngayon, ito po ay okay na po ito. Tatakpan na natin. Hindi ko lang alam guys kung may masasaga po yung signal kasi minsan tinatanggal yung antena doon sa taas kasi hindi naman namin ginagamit yung antena. Hindi ko alam kung may masasagap siya pero testingin po natin na ano kung may masasagap siya. Hindi ko lang alam kung meron siya mga ano. Pagka nakakabit siya sa taas, meron po yung mga. Pero pag wala, pauna mo siya masagap man siya malabo. Ayan o, malabo. Nung oras na ba? Alas 12 na pala guys. Ayan guys, inuulit ko po sa inyo. Ang cost po niyan ay nababasa yung mga ganyan. Yan ang pinagsisimulan. Kasi kita nyo naman galing siya sa baba. Pag dito galing yan sa gitna, nagkaroon ng itim, yun talaga sa panel na inabot na. Pero ito galing po talaga yan sa baba. Yan o. Oh. Galing sa, nabasa po yan, nabasa. Kita nyo yan o. Oh.
Yung may mga ganyan na minsan ginagawa ko, yung sunog na dito, hindi na nagana, tapos pagaganahin natin, bali yung kabilang sa ilang yung pagaganahin natin. May mga ganun po ako nagawa na, ano eh, hindi ko nga lang i-video. So, bali yan. Okay na po yan. Parang walang sound. Hindi, pero sinalpa ko naman siya. So guys, hanggang doon na lang po. Maraming salamat po sa inyong support. Sana po kayong mag-subscribe. At i-hit nyo po yung notification bell para po updated kayo sa mga susunod pa uli natin video. Magdadagdag na po uli tayo ng mga video kasi meron na po uli mga nagpapagawa. So maraming salamat po sa inyo guys. God bless.